Ganon ang sabi nila. Yung nagkakape-kape ka sa coffee shop. Enjoy tayo dyan, di ba? Sarap yan. Pang-tito yan. Pang-tito daw yung mga the moves na ganyan. Sabi ng mga millennial. Nakakatuwa kasi in lifestyle na tinitignan ng mga millennials na tito at tita. Una, balikan po muna natin kung ano ang pagiging isang tito at tita para makita natin lifestyle nila. Ang mga titos and tita, sinasabing, ito kasi yung ka-age group nung parents mo. Kasi people are looking, you know, idol kasi ng parents nila. Kasi kapatid dito eh. Kapatid doon ng magulang mo. That's eh. Right. Kaya mo tinawag na tito tita. And tita. Isa pa po yun, yung paglaki ng konsepto natin tito at tita, yung talagang biological tito at tita natin, na kapatid ng parents natin. Pangalawa, yung kaibigan ng parents natin. Kasi yung nandun yung closeness ng bawat isa, tawagin tito, tita. Ang tawag mo din ay tito, tita. And, at na-training tayo ng ating magulang to call everyone tito and tita, out of respect. Out of respect. Saka yung sabi po kayo, those are words of endearment. Ang sarap yung tawagin mo yung kaibigan ng parents mo na tito or tita. Respeto. Hindi, ako, I feel good pag tinatawag akong tito o tita ng mga kaibigan ng anak ko. Oo, totoo. Si Kuya Kim naman, kaya Kuya Kim, hindi Tito Kim, kasi you started early. Na yung panahon na yung mga kasamahan, katulad ako, I'll call you Kuya Kim, I won't call him Tito Kim kasi halos magkaidaran kami. So nung nag-start si Kuya Kim sa showbiz, talagang kuya siya. He was young. Pero right now, pag titignan siya ng mga millennials, pwedeng Tito Kim pero mukha yatang hindi yata bagay yung dating. Nasanay sa kuya. Pero parang sinasabi niyo, Doc, ako tita kasi matanda ako kaysa. Alam mo, champ. Yan ang sinabi ni Doc. Sakit. Ah, joke lang. Hindi, walang biro. Yan ang pinahihiwatig ni Doc. Nararamdaman ko yung nararamdaman mo. Pero papayag ako, Doc, kasi birthday niya bukas. Kasi sinusundan ko po yung kaninang pinag-usapan nyo. Sinasabi, kaya tinanggap nyo kanina na, tita ang tawag sa akin kasi inaalagaan ko sila. Kasi nagluto ako para sa kanila. And for Uy, nagpapalusot si Doc. Papalusot si Doc. On air pa ba tayo? For you, napagmamasa ko kanina, for you felt good being called a tita. Kasi nandun yung responsibility. I love being called a tita. Puntahan po natin yung kabilang side naman. There are some people na ayaw lang tawagin silang tito at tita. Kaya nagkaroon ng parang digital movie na don't call me tita. Don't call me tita. Kasi pag sinabi naman tito or tita, yung iba naman kasi nagpapabata effect pa. Wag tito, kuya na lang. Wag tita, ate na lang. Pero really, kasi we have to face the fact that we are growing up, we are getting older. Plus, they look up to us kasi that we are persons of responsibility na ito, maaasahan ko tong taong to. Kaya tinatawag tayong tito or tita. Ako rin po, nagulat din ako noong una kasi tawag sa akin ng mga younger friends ko, ate, Kuya Gerald, kuya. And then, later in life, tinatawag na akong tito, parang wow. Parang medyo, tito na nga pala ako. Anong mas gusto mo, Doc? Yung tawagin kang tito o tawagin kang Doc? Depende po kasi kung saan kung saan konteksto kasi nasa academe po ako. Typical po sa amin ng prof, doc, prof. Pero kung sa academe tawagin kang tito ay medyo off context. Tama rin po 'yon, maganda rin po 'yun. Bastos sa academe tinawag ka tito. Not every time natatawagin natin yung person na tito or tita. Kahit pa very close tayo sa kanila, wag naman every time natawagin mo siya tito. Matuto tayong lumugaran. Isang example, pag ang kausap mo ay ang boss mo. At formal lang settings sa office, huwag mo tatawagin tito. Tito. Tawagin mo boss. Boss. O sir. Pag nakitito, tita ka dyan, lahat ng mga sub-manager, masama ang tingin sa'yo. Yes. Panginitan ka. Kaya lang ito, yung sinasabi nilang pagtawag nga ng tito at tita, I think sa pagkakaunawa ko, Doc, ay tipong dahil sa, yun nga, nauso na kung may branding kayo sa aming mga millennials, wait lang kayo. Gagawa namin kayo ng tawag din sa inyo. Yun ba yun? Na iba brand din namin kayong tito at tita. Pag yung mga the moves na ganyan, ay pang tito na yan or pang tita. Kasi meron akong narinig na mas bata na sa akin, na mga pamangkin ko, na pag may ginagawa sila, ay nakakatita to. Nakakatita. Ganun so naging very negative ay, ang connotation ng tito at tita. Oo, na parang ang ibig sabihin nun, pag tinawag ka ng tito matanda at tita, nag-age ka na. Parang ganon. Kung kunwari, ang dati mo nga, yun kunyari sinabi ko, ang dati namin kunyari ginagawa ng mga kaibigan namin mga babae, gumigimik, nagdi-disco. Ngayon, nasa coffee shop na lang kami, tapos pakape-kape, nakakatita ang moment na yan. Pag naging makakadamutin ka na, tita moment ang tawag nila. Ba't ganon? Nauso yun sa social media. Yes. If you would notice, yung tumatawag na tito at tita, yung nagba-branding ng tito at tita,
titignan natin yan in another subcontext. Mm-hmm. Pinoprotektahan nila yung kanilang subgroup ng mga millennials. Mm-hmm. Kaya kami yung mga millennials. Kayo yung mga tito-tito. Actually, binago na nila ang tawag sa mga tito-tita. Ang tawag sa ating yung mga boomer. Ah, boomer. Hey, boomer. Aba. Hey, boomer, ganyan. Meaning baby boomer, tito-tita. Oo. Yung mga panahon ng... Pag tinawag kang boomer ng mga anak mo, ay, tita ka. Ganon. Tita na yun. Hello, boomer. Yun na yun. Ganon na. It's actually self-preservation kasi nung kailang subgroup. Uh-oh. Which is okay lang naman. Okay, no problem. Uh-oh. Mas maganda nga yung ganon kasi papanindigan nila yung sinasabi nila. We are these millennials and... Meron tayong reputasyon na dapat nating alagaan kasi millennials tayo. That's actually good. Kasi magkakaroon sila ng self-preservation at poprotektahan nila yung subgroup nila. Mm. At ganun din kung pang-aasar man ang pagtawag ng tito at tita ay medyo defense mechanism lang po 'yun dahil ayaw pa nilang mag-grow up. Nilagay naman natin sa gay speak. Hindi ba malaking kontribusyon din ng ating mga gay sisters? Brothers, ang paggamit ng salitang tito at tita. Nagsimula yan nung, di ba, no? 1980s, tito, tawag nila saka, sa kanila. Yan ang tawag. Hoy, tita. Hoy, tito. Alala ko yung mga movies ni Roderick Paulate dati, di ba? Mga tita. Yun yung terms of tita, intimate. Tita, kailan ka muwi? Mga ganyan. May tono pa yun, eh. May tono dapat, pa, right? Kasi yun din yung pag-aalaga ng isang, you know, a gay man. Dapat manly, lalaki kasi, male. Pero nag-aalaga siya bilang isang, you know, feminine na pag-aalaga. Yes. Kaya lumalabas sa tita. At saka kasi pwede lang yun. Ano, paggalang pa rin yun with love and term, respect. Term of endearment sa isang kauri. Oo. Yes. Mga tita tayo lahat. Mga tita tayo. Tita. Paggalang kasi yun eh. Oo. Isa din sa pagiging tito at tita now na, pag-usapan kayo, sabi niyo po, ano ba yung kilos ng tito at tita? Mm-hmm. Characteristic ng modern tito at tita. Nag-start yan sa kape-kape, Kuya Kim. Kape? Kasi before, ang mga bata, hindi yan nagkakape. Kasi kape, ang matatanda. Pero, nung panahon na nakita nila, naglabasan yung mga coffee shops. Yung salitang S. Yung salitang S, oo. Naglabasan yung mga yan. Nagpuntahan ng mga millennial sa S. Kasi nakita lang, wow. Pag ikaw ay tito at tita, it seems that you made it already. You're actually there. You're successful ka na, tito ka na, tita ka na. May pera ka na. Papunta dun sa S. Papunta ka na dun sa... Kaya mo bumili ng S. Kaya mo bumili nun. So nangyari, gustuhin nila na, ay ako din, gusto ko rin na meron akong konting stature ng pagiging tito at tita. Pero hindi pa ako tito at tita. But I made it. It's aspirational. That's right. Kaya kita natin, mga millennials ngayon, nagpupunta sa Starbucks. Coffee something. Oy, going back dun sa kanina sinabi ni Kuya Kim na sa mga kaibigan natin na mga gay, di ba? Kaya nga, di ba, there was a time, sabi ng Tita Pilar Mateo, na uso yung pagtawag kay Tita Fanny. Serrano, Tita Fanny, diba? Yes. Tita Fanny. Kasi maalaga si Tita Fanny sa kanya. Nagme-makeup sa lahat ng mga artista. Hindi lang tita, mama. Mama rin. Mas mataas-taas ang level ng mama. Oo, nakakadonya. Donya dati. So yun po. Nakikita natin na meron pala tayong bilang mga tito at tita. Meron pa tayong mga inherent na responsibility. Na sana nga mamula tayo right now. Oo nga, we have to be good, we have to be better in order for it to inspire the younger generations. Yun. Okay, may tanong ako, Doc. Ilan taon ang lola mo, Chiang Ami? 93. Bakit ang lola ni Chiang Ami na 93 at ang tatay ko na 79 years old, ang tawag kay Chiang Ami ay Chiang at ang tawag naman sa akin ay Kuya? Alam mo, cute niyan. Minsan nakakamay mga nakakasulubong ako sa grocery, mga may edad kesa sa...